Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated kung hindi mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Lagusan sa kakaibang mundo. Tubig! Isang malakas na sigaw ang narinig sa Kalye 13 isang umaga dahil naudlot ang pagbabanlaw ni Lando. At paglabas niya ng banyo ay may kumatok sa kanilang pinto. Tao po! Lando, dalian mo magbihis, baka yan na yung buena mano nating kliyente. Planchado ko na ang susuotin mo sa ibabaw ng kama. Huwag mo kalimutan ang kurbatang binigay ko, ha? Paalala ni Aling Helen bago buksan ang pinto. Isang kaaya-ayang ngiti ang binungad ng ginang sa isang matandang lalaki. Magandang umaga. Ito ba bahay ni Lando? Sambit ng matanda at ipinakita ang isang business card. Masayang tumango si Aling Helen dahil tama ang kanyang inaasahan. Yun ang business card na kanyang ipinamigay sa mga taong dumaan sa kanto ng Kalye 13 noong isang araw. Pinatuloy ng ginang ang nagpakilalang si Mang Anton, ang asawa nitong si Manang Alena at anak nilang si Nelson. Nay, papasukin mo na mga bisita natin sa opisina! Sigaw naman ni Lando. Pagpasok ng tatlo, ay nakita nila ang lalaking naka-shades, nakaputing long sleeves, nakakurbatang itim na may disenyong pusang mata, at nakatambal ang dalawang kamay sa mesang kahoy. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Lando. Mabilis na naupo ang tatlo sa bagong opisina ni Lando at nagsimulang magsalaysay si Mang Anton. Itong anak naming si Nelson ay 40 anyos at may karamdaman sa pag-iisip. Madalas raw siyang nakakakita ng lagusan sa aming bahay at sa tuwing papasukin ngayon ay bumabalik siya sa edad na 17 taon. Sa loob raw ng lagusan na yon ay nakikita niyang muli ang dalawa niyang kaibigan na sina Mark at Roland. Ang palagay ng mga doktor ay natroma ang anak namin mula nang maglaho ang dalawa niyang kaibigan dahil nagsimula ang lahat ng ito sa anak namin sa parehong taon ng misteryosong pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Saad ni Mang Anton kay Lando na nasa iba ang atensyon. Roger! Gising! Tawag ni Lando at kinatok ang sintido. Nelson. Nelson ang pangalan ng anak namin at gising siya. Sabi ni Manang Alena at ipinaliwanag naman ni Lando na ginigising niya ang espiritong nasa loob niya upang siya'y makakita. Nagawi ang tingin ng mag-asawa sa isa't isa dahil sa sinabi ni Lando na mahirap paniwalaan. Roger! Roger Jomides, magsaysay E. De Leon III, gumising ka! Muli pang sabi ng bulag at nabigla ang mga kliyente dahil sa malakas ng inuuga ni Lando ang ulo sa palad at halatang naiirita na. Maya-maya lamang ay biglang bumukas ang pinto ng opisina. Free taste muna kayo! Masayang pag-iimbita ni Aling Helen habang bitbit ang isang tasa. Matapos tikman ng bisita ang herbal juice na kanyang tinitinda, ay marami pang ipinaliwanag ang ginang tungkol sa mga iba't ibang uri ng halamang nakasangkap sa inumin na yun. Biglang nagiba ang aura ni Lando nang sumingit ito. Narinig ko ang salaysay niyo, Mang Anton, pero aaminin ko sa inyo,
Ito pa lang ang unang beses na may lumapit sa akin tungkol sa lagusan. Tingnan natin kung anong may tutulong ko. Sabi niya sa matikas na boses. Natuon ang tingin ni Lando sa nakayukong lalaki. Nelson, kailan mo unang nakitang sinasabi mong lagusan? Tanong ni Lando. Sigurado ka bang gusto mong malaman? Marami na akong napagsabihan tungkol dito pero walang naniniwala dahil ang tingin nila sa akin ay baliw. Paliwanag ng lalaki na para bang nawalan na ng pag-asa. Lando, baliw daw siya sabi ng tatay niya dahil nakakakita siya ng mga lagusan. Pero mukhang normal naman siya magsalita. Baka may third eye siya tulad ko. Ibig sabihin ba nun ay pwede maging baliw ang mga may third eye? Sa tingin mo, baliw ba ako? Singit naman nang kagigising lang na madaldal na si Roger sa isip ni Lando. Tumahimik ka nga, kausap ko ang kliyente ko. Umigpit ang pagkakahawak kamay na mag-asawa nang mapanood nilang kausap ni Lando ang sarili. Tama ba ang address na pinuntahan natin? Nag-aalalang bulong ni Manang Alena sa asawa. Bakit Nelson, baliw ka ba? Sa tanong na yun ni Lando ay umiling ang lalaki dahil alam niyang totoo ang mga lagusan. Ayun naman pala eh, kung ano na'y dapat mong ibigay sa akin ang iyong buong kooperasyon. Napatango ng mabilis si Nelson sa maotoridad na bigkas ni Lando at nagkwento. Nagsimula ito noong gabi na sinundan ko ang mga kaibigan kong sina Mark at Roland sa sementeryo upang pigilan sila sa kanilang gagawin. Sumali sila sa frat sa eskwelahan at isa sa dapat nilang gawin upang mapabilang sa frat ay magpunta sa sementeryo at kumuha ng nakangiti nilang larawan sa tabi ng uma ng patay sa loob ng isang musuleo bilang ebidensya. Noong gabing makarating ako sa sementeryo ay tumungo ako agad sa loob ng musuleo. Ngunit hindi ko sila nadatnan doon. Imbis ay may nakita akong kumikinang sa isang gilid ng pader. Pagkalapit ko sa kinang na yon ay mayroong butas na kasya ang tao. Dala ng kuryosidad ay sumilip ako at nakita ko sina Mark at Roland na gumagapang ng mabilis sa loob ng lagusan. Lando, sinundan ko sila para pabalikin. Gumapang rin ako sa loob. Ngunit bigla na lamang sila hinigop ng kabilang butas ng lagusan. Totoo ang lagusan, kitang-kita ng dalawa kong mata. Pagkatapos nun ay isang anino ng maliit na nilalang ang naglakad papalapit sa akin mula sa kabilang dulo ng lagusan. Kaya mabilis akong gumapang pabalik sa takot. Pagkalabas ko ng musuleo ay nakita ko ang maliit na nilalang na humabol sa akin para bang gusto niya rin akong isama kung saan niya dinala ang dalawa kong kaibigan. Pero sa awa ng Diyos ay nakauwi ako ng ligtas. Tahimik ang lahat sa salaysay ni Nelson. Kung mas maaga lang ako dumating ay nailigtas ko sila. Kaya sa tuwing lilitaw ang lagusan sa harapan ko, eh hindi ako nagdadalawang isip na pumasok doon para sagipin sila. Aniya na tila sinisisi ang sarili sa misteryosong pagkawala ng mga kaibigan. Nanatiling tahimik ang magulang ni Nelson habang si Lando naman ay tumawag kay Mang Edgar upang siya'y papuntahin sa kanilang bahay at baka mayroon itong nalalaman sa nasabing lagusan. Ilang sandali pa ay naghawak-hawak sila ng kamay upang humingi ng gabay sa Diyos na lagi namang panimula ni Lando bago niya simulan ang kanyang ritual. Sa kalagitnaan ng pagdadasal ay naistorbo ang lahat gawa ng pusang naglalandi sa bubong ng kanilang bahay. Napahinto na lamang sila dahil ang malanding ngiyaw ng pusa ay nadagdagan ng mga kalabog. Ang aga naman ng pusang yan. Bulong ni Lando sa sarili dahil nasisira ang kanyang konsentrasyon. Maya-maya ay tila isang hanging habagat ang dumaan at humampas sa kanilang mukha't kasabay noon ay ang pagdilim ng labas. Sabay-sabay silang sumilip sa bintana dahil nagningning ang malalaking bituin. Ang buwan ay naroon din sa langit na bahagyang natatakpan ng ulap.
Nagkatinginan ang lahat sa pagkabigla habang naririnig ang kuliglig sa labas. Dinako ni Lando ang paningin niya sa orasan at napalunok na lamang dahil alas 8 na ng gabi. Nay? Nag-aalalang tawag niya sa kanyang ina. Bumukas ang pinto at sumilip si Aling Helen. Nak, tapos na ba kayo? Inabot na kayo ng gabi sa pag-uusap. Si Edgar kanina pa nag-aantay. Katok kami ng katok, ayaw niyo namang buksan ang pinto, kaya di na namin kayo inabala. Katakatakang sabi ng ginang habang kalong sa mga braso ang isang pusang itim. Tingnan mo ang amo ng pusang ito. Hinuli ko sa bubungan kaninang umaga. Sabi ng ali at sumabat naman si Manang Alena. Ay, alaga namin yan si Susie. Sinundan niya pala kami dito. Mabilis na pinagulong ni Lando ang wheelchair dahil iba na ang kutob niya. Hinablot niyang bigla ang pusa. Sino ka? Sigaw niya sa pusang pumipiglas at pinalabas niya si Aling Helen ng kwarto para sa kanyang kaligtasan. Mabilis namang pumasok ng opisina ang maaasahang si Mang Edgar. Bit-bit ang aklat ng karunungan. Lando, nakasaad sa aklat ang tungkol sa lagusan. Seryoso niyang ibinalita. Nakipagtitigan si Lando sa mata ng pusang itim. Ipakita mo ang totoo mong anyo! Huwag mo akong paglaruan! Alam kong ikaw ang may kagagawan ng mabilis na paglipas ng oras namin. Sigaw niya sa pusang umingiyaw at pinitik ng malakas ni Lando ang ilong nito. Aray! Huwag mong gawin yan! Kabigla-biglang nagsalita ang pusa at mabilis na nagpakita sa totoo nitong anyo na nagpalaki ng mga mata ni Nelson. Siya! Siya ang maliit na nilalang na nakita ko sa loob ng lagusan! Sigaw niya sa nasaksihan. Habang ang ina niyang si Manang Alena ay takip ang bibig sa pagkabigla at ganoon rin si Mang Anton, nang masaksihan ang alaga nilang pusang nag-anyong maliit na nilalang na hanggang tuhod ng tao, butot balat na walang saplot, matutulis ang tainga at nangingitim ang kulay ng katawan. Duwende? Duwende ba yan si Susie? Nabibiglang tanong ni Mang Anton at ipinaliwanag ni Lando na ang inakala nilang pusa ay isang uri ng engkantong may kakayahang magbukas ng mga lagusan. Paano niyo naging alaga ang pusang to? Tanong ni Lando at nalaman niya na mula nang mawala ang mga kaibigan ni Nelson ay bigla na lamang bumalik-balik ang pusang itim sa tapat ng kanilang bahay hanggang sa ginawa na lang nila itong alaga para na din magkaroon ng pagkakaabalahan ang anak nilang si Nelson. Kaya naman pala nawawala sa sarili ang anak niyo, Mang Anton, dahil nakursunadahan siya at matagal nang pinaglalaruan ng panggap-pusang ito ang anak niyo. Saad niya at tinapunan ng tingin ang pusa. Ikaw ang dahilan kung bakit naglaho ang mga kaibigan ng kliyente ko. Palabasin mo ang mga kaibigan niya. Sambit ni Lando sa nilalang na hawak niyang mahigpit. Gumiyaw lamang ang pusa na parang walang narinig. Hoy pusa, huwag mo kong subukan. Ipapakain kita sa alaga ko kung magmamatigas ka. Banta ni Lando. At biglang lumitaw ang sinasabi niyang alaga sa kanyang likuran. Si Roger na tila anyong halimaw. Teka, huwag mo akong ipakain sa nilalang na yan. Pipilitin ko silang hanapin sa mga lagusan. Biglang nagsalita muli ang pusa sa takot. Nagpatay bukas ang ilaw ng opisina ni Lando at bigla na lamang nabuo ang kakaibang butas sa hangin. Ilang saglit pa'y lumitaw ang isang kamay na nakaabot sa kanila mula sa lagusan. Tila nang hihingi ng tulong habang dahan-dahang iniluluwa ng lagusan ang kalahati nitong katawan. Tulong! Mga hapon, papatayin ako ng mga sundalo hapon! Sinisigaw nitong paulit-ulit. Mabilis na lumapit si Lando. Sino ka? Tanong niya at pinakalma ang lalaking kumapit sa kanyang kurbata. Ako si Dante! Tugon ng dugo ang lalaki at sa pagsulyap niya sa pusang sakmal ni Lando ay muli na naman siyang nataranta. Pusa! Ang pusang nagsasalita, ilayo niyo ako sa kanya! Malakas niyang sigaw at muling pumasok ng mabilis pabalik ng lagusan na di na malayang mahigpit pa rin niyang hawak ang kurbata ni Lando. Kaya naman ay nasubsub pati si Lando papasok sa loob ng lagusang sakmal pa rin ang pusa.
Nagpalutang-lutang si Lando at Dante, wari na sa madilim na kalawakan. At sa gitna ng komosyon ay mayroon isang liwanag na nagbukas. Panibagong butas ng lagusan kung saan ang isang dalagita naman ang nahigop sa loob at silang tatlo ay nagkabunggo-bunggo. Mabilis na inalis ni Lando ang kurbatang sumasakal sa kanya. Pahamak na kurbata! Buwisit niyang sabi at kumapit sa kanyang braso ang dalagita. Tulungan mo ako! Umiiyak niyang sabi. Pusa! Ibalik mo sila kung saan sila ligtas! Sigaw ni Lando na mabilis na sinunod ng pusa sa takot na makain ni Roger. Maya-maya ay unti-unti nang nahihigop si Danteng nawalan ng malay at ng dalagita palabas ng lagusan. Salamat. Anong pangalan mo, kuya? Tanong ng dalagita at tumugon naman si Lando. Ito ang kurbata. Itali mo sa sugat ng lalaki bilang pangunang lunas. Tulungan mo siyang mabuhay. At ako pala si Lando. Itutuloy.